Dahil nga unang araw ng trabaho ko dito sa Maldives, ramdam na ramdam ko ang pagkabis nila sa akin. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanilang pagtanggap. Kahit na hindi na kuna ng video, sa bangka pa lang, ramdam na ramdam ko na. At dahil nga miss na miss nila ko, ito ang unang trabaho na natanggap ko. Ang mag-assemble ng motor na inayos ni Kuya. Isa rin Pilipino na supervisor ko. Ito po ang motor ng hood na kadalasan naman nating mas kilala sa tinatawag na exhaust. Hindi biro ang pag-align at pagsasetup ng ganitong motor. Inuumpisahan ko magtrabaho ng alas 8 hanggang alas 10. Tea time o break time ang kadalasan tawag namin sa 15 minutong pahinga sa umaga. Nagtatrabaho po ako 8 oras kada araw. Inuumpisahan ko ng alas 8 hanggang alas 10. Alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At babalik naman kami ng alauna 45 hanggang alas 3:30. Pagkatapos ng 45 minutes ay babalik kami at ang tapos ng trabaho na 5:30. Doon na papasok ang mga extra hour na gagawin ko sa paggugupit o para sa sarili ko. Sa ginagawa ko dito sa ibang bansa, kailangan mo talaga ng time management. Kailangan mong mamanage ang oras mo sa pagpapahinga at tawag mo sa iyong pamilya. Makausap mo yung pamilya mo sa Pilipinas ay napakasaya. Sila yung mga nagbibigay sa iyo ng tunay na ligaya. Lahat ng nangyayari ito, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Kung trabaho ang pagbabasihan, pareho lamang ang trabaho sa Pilipinas at dito sa ibang bansa. Ang pagkakaiba lamang talaga bukod sa sweldo mo ay ang nakikinabang sa iyo ay ang ibang bansa. Nakikinabang sa talentong meron ka. Walang sinumang OFW ang gusto magsakripisyo na malayo sa kanyang pamilya. Bumalik na tayo sa trabaho bago pa mapaiba. Yung motor na nakita nyo kanina ay dito natin ikakabit sa lokasyon na ito. Noong matapos na nga ang 15 minutong break time, ikinarga na namin ni Kuya ang motor sa bagi gamit ang JCB. Sa bigat nito ay kahit na 4 na tao ay mahihirapan itong buhatin. Dito'y minadaanan tayo mga engineerong gumagawa ng STP. Yan ang pinakamalaking septic tank na gagawin dito sa resort. At dahil nga tirik ng araw, malapit na ang tanghalian, kaya minadali na namin ang trabaho bago pa uminit ang araw. Mataas na boltahe ang kailangan ng ganitong motor para mapaandar. Kaya kinabitan natin siya ng 440. Ang ganito kalaking motor ay kalimitang ginagamit ay Star Delta. Para malaman natin kung magumagana nga gumamit tayo light materials tulad ng tissue. At nang matapos tayo at makompleto natin ang ginagawa natin, eto na at lumabas na ang ating pananghalian. Tunay na napakayaman at napakalaki ng kumpanyang ating pinagtatrabuhan dahil sa pagkain pala talagang sulit na sulit. Pagkatapos natin kumain, meron tayong isang oras at kalahati para magpahinga. At nang matapos nga ating break time, ito na at nakikita nyo, ganito kalaki ang ating paiilawan. Bali, ang hawak nating ilaw ngayon, kung ito total ay nasa 5,000 watt. Kaya nga bago mag-umpisa, humanap na kami ng paleta na kakasya dito sa tinidor ng ating JCB. Plastic nga pala ang napili namin, mas matibay kaysa sa kahoy na nakita nating nakasalansan kanina. Kung kayo ang paggagawin sa mga itong bagay at ang gagamitin nyo ay ganito ring JCB, siguraduhin nyong matibay ang inyong tapakan at huwag nyo pong kalimutang maglagay ng safety belt. Yan po ang napaka-importanting bagay na huwag nyong kakalimutan, na mas importante ang buhay kaysa sa trabaho. Ang trabaho nandyan lang yan. Ito nga, inumpisahan na namin na kasama kong lokal ang pagtatanggal ng lumang ilaw. Napakalaki ng diferensya ng lumang ilaw kaysa sa bagong ilaw nating ikakabit. Yung dating LED na kakabit ay 300 watt lang at yung ikakabit natin ngayon ay 1000 watt. Kung dito sa lugar na ito kasya pa ang JCB na magdadala sa atin sa taas, pero dito sa kabilang lugar na to hindi na kasya ang JCB, kaya mahihirapan tayo at hindi pa natin alam kung anong ating gagawin, kaya ipagpabukas na natin. Subaybayan nyo lang po kung ang gagawin natin bukas.